Hello po at welcome muli sa aking YouTube channel. Ito pong video na ito ay tungkol po sa mga laban ko sa chess gamit po ang Danish Gambit. So tara, samahan niyo ako sa aking mga laban sa chess. Gaya po ng sinabi ko sa inyo dun sa ating video tungkol po sa center game Danish Gambit, pwede po ninyong panoorin ulit yung video na yon. Sabi ko po na magbibigay po ako ng mga example ng aking mga laban na ang gamit po ay Danish Gambit. At makita natin kung gaano to ka-effective. Ito po ay magandang gamitin sa mga laban na mabilisan. Halimbawa po Blitz. Konti na lang po kasi yung gumagamit ng Danish Gambit. Kaya naman, maraming mga player po ang hindi to alam. At kadalasan na yung book move para sa Danish Gambit ay natutuloy. Nabibigla sila kapag ka ito yung ating gagawin. So ipapakita ko po sa inyo yung tatlo sa mga laban ko gamit yung Danish Gambit. Sinisimulan po yung Danish Gambit dito po sa move na e4 tapos e5 yung kalaban. Pagkatapos po ay d4. So ito po yung center game. So, kinain po yan nung kalaban ko. Pawn takes d4. Pagkatapos po, magtutulak tayo ng pawn. Ito na po yung Danish Gambit. Dito po sa may c3, kinain po ulit ng kalabang ko yan. Pawn takes c3. So sa pagkakataon pong ito, dalawang pawn na po yung lamang ng kalaban sa atin. Then nag bishop c4 po ako. Pinapakain ko po ulit yung pawn dito sa may b2. So, normal po yan na ginagawa sa Danish Gambit. So kinain po yan ng kalaban. Ito na yung time para kainin yung pawn ng black. So, bishop takes b2. Ang ginawa po ng kalaban ko dito, knight f6. Ayan. So, tinitret po yung pawn dito sa may e4. So, ang ginawa ko, tinulak ko po yung pawn dito sa may e5. So, tayo naman po yung maglalagay ng threat dito sa kanyang knight. Ang ginawa po niya, nag-check po siya gamit yung bishop. Dito po sa may B4. So, ang iniisip ko po dyan, hindi po pwedeng maharangan itong bishop ko sa may B2. Ayan, kaya hindi ko po pwedeng harangan yung check ng bishop. So, talaga, obligado po ako dyan na mag-king move. Kasi maganda na po yung posisyon ko dyan. Kaya po nilagay ko yung king ko sa may F1. Okay lang naman po yan. Kasi po may plano na po ako dyan, nakahanda na po ako para sa mga atake dyan. No, napansin nyo po yung aking dalawang bishop. Tapos yung queen ko po malaya ng maagalaw kahit saan niya gustuhin. Depende po sa sitwasyon. No? Ayan siya, niligtas niya yung kanyang knight, ibinalik niya dito po sa may g8. So ako naman, itong pawn na ito sa may e5, makakatulong po yan para sa mga atake na gagawin ko. So pinorward ko po yan dito sa may e6. So bakit ko po tinulak ang pawn dito sa may e6? Kasi po, kahit anong pawn ang ipangkain niya dyan, kung pawn dito sa may F7 o pawn dito sa may D7, winning po ako dyan. So, for example po, kinain niya ng pawn dito sa may F7. Ang gagawin ko po dyan, yung queen ko, ilalagay ko dito sa may H5. So, naka-check siya. O, walang ibang paraan para madepensahan yung check na yan, kundi mag-king move. Pag nag-king move po siya, talo na po siya dyan. Madali ko na po siya dyan mamate. Oh, kasi may parating na po na bishop takes g7, madadali yung rook niya. Pagkatapos po, ilalabas ko na yung aking mga knight dyan para makatulong para sa pag-atake ko. Kung naman po ang pinangkain niya ay yung pawn dito po sa may d7, so talo pa rin po siya dyan. So bakit po? At yun po yung nangyari sa laro. So pawn takes e6, tapos nag queen takes d8 po ako. Gusto ko na po makipag-exchange ng queen. Tapos, syempre, hindi niya pa kakawalan yan. King takes d8. Tapos po, bishop takes g7. Nag-resign na po siya sa pagkakataon na yan. Kasi po, talo na po siya dyan eh. O kompleto pa yung mga minor piece ko, siya mapipitasan pa ng isang rook. Kaya po siguro, nag-resign na po siya dyan. Ito po ay isa na namang example ng laban. So, ganun po ulit. E4, E5, tapos po d4, pawn takes d4, c3, pawn takes c3,
Tapos bishop c4, pawn takes b2, bishop takes b2. Ayan na po. So yung position po na yan, yung na-achieve sa Danish Gambit. So ang minug naman po dyan ng kalaban ko ay nag d6 po siya. Pero ang ginawa ko po ay nag knight c3 po ako. Pero hindi naman ganun kasama yung move na yan, knight c3. Kaso nga lang, hinarangan niya itong aking bishop dito sa may b2. Siya po ay nag bishop e6. So ang ginawa ko po dyan, hinarangan ko. So gusto niya kasi maipag-exchange ng bishop to bishop. So nag knight d5 po ako. So pinatulan naman po niya, kinain niya. Bishop takes d5. Tapos queen takes d5. So ayan na po. Naka-ready na para sa mga atake itong aking mga pyesa. So, ang ginawa niya po dyan ay nag-queen e7 po siya. At dun po siya nagkamali. Dahil po, yung aking queen nakatutok na dun sa kanyang pawn dito sa may b7. So, libreng-libre po yung pawn na yan. Kaya, kinuha natin yan. And then, ang ginawa po niya ay nag-c6 po siya. Gusto niyang makipag-queen to queen. Ayan, para naman po gumaang-gaang yung kanyang kalagayan dyan. Then ako po ay nag-queen c8. So bakit po hindi ko kinain yung rook? Kasi ang goal ko po dyan ay ma-checkmate siya ng madalian. Nakapokus po ako sa pag-atake sa kanyang king. Ang ginawa naman niya, hinarang niya yung kanyang queen, nilagay niya po sa may d8. Then kinain ko po yung kanyang pawn dito po sa may f7. Bishop takes f7. So bakit po yun ang ginawa ko? Dahil po pag kinain po yan ng king ng kalaban, malilibre po yung queen niya dito po sa may d8. At talagang total defeat na po yan pagkaganyan. Kaya ang ginawa po niya, iniwasan niya yung check, nilagay niya yung king dito sa may e7, pero mali po yun. Dahil yan po ay checkmate na. So last na example ng aking laban na ipapakita ko sa inyo gamit ang Danish Gambit ay ito. So ito po medyo tumagal-tagal. Kasi po yung unang example po natin, natapos po yun na ang aking time remaining ay 4 minutes and 10 seconds. Tapos po yung pangalawa naman po, natapos po yun na ang aking time remaining ay 4 minutes. So dito po medyo matagal-tagal. So muli po, sinisimulan po ito sa e4, e5, d4, pawn takes d4, c3, pawn takes c3, bishop c4, pawn takes b2, bishop takes b2. Tapos po ang ginawa po niya ay nag-knight c6. Ako po ay nag-knight f3. Pagkatapos po ay nagtulak siya ng pawn dito sa may f6. Queen d5. So nakaano po yan, nakaabang na para po sa checkmate pagka nailagay ko po yung queen ko dito sa may f7. So nakita niya po yon, kaya naglagay po siya ng kanyang knight dito sa may h6. Tapos po ang tinira ko ay knight h4. Ano po plano ng knight h4 para po makatulong sa mga atake na gagawin ko sa kanya? So nag knight b4 po siya, nilagyan niya po ng threat yung aking queen. So kailangan tayong umiwas, pero dapat umiwas tayo na umaatake pa rin. No? Kasi yan po ang idea ng Danish Gambit. Walang dull moment. Kailangan, atake ng atake. So, nag-queen h5 po ako with a check. So, hindi niya po pwedeng iharang yung kanyang pawn dito sa may g6. Talo po siya dyan. Kasi po kakainin po yan ng aking knight dito sa may h4. So, malamang kakain din po siya. Kagamitin niya yung pawn dito sa may h7. Pero, kahit na po ako po ay lugi sa pyesa dyan, pero lamang po ako sa position dyan. Kasi po pagka kumain yung aking queen dito sa may g6, naka-check pa siya. So wala pong ibang paraan para depensahan yung kanyang king, kundi mag-king move. Ilalagay po niya sa e7, then parating na po yung aking bishop. Nakakainin po yung pawn dito sa may f6. O lalabas yung king niya dyan. O matatalo siya dyan. Kaya ang ginawa po niya, nag-king move na agad. Then ako po, tuloy pa rin sa pag-atake. Knight f5 with a check. Then knight takes f5. So tayo po, a-atake pa rin sa king niya. Nag-check po tayo sa may f7. So obligado po ang king niya na mag-move ulit, lumabas dyan sa kanyang tinataguan. Kaya nag-d6 po yan.
ako po ay nag knight a3 para lumabas na po yung aking rook at makatulong po sa pag-atake na ginagawa ko. Pero bakit po knight a3, hindi knight c3? O kasi po ayaw ko po na harangan yung daraanan ng aking bishop dito po sa b2 kasi makakatulong yan mamaya sa akin. So ang ginawa po niya dyan, tinapatan niya yung queen ko. Gusto makipag queen to queen. Pero syempre, hindi natin papatulan yan. Kasi nga umaatake tayo eh. So nag-rook d1 po ako, check. So iiwas niya po dito po sa may c6. So atake lang po ulit sa king, bishop d5 check. Kinain niya po yan, knight takes d5, queen takes d5 check. Pagkatapos po, wala na pong ibang move ang king niya kundi mag b6, tapos queen, b5, checkmate. So I hope po na may natutunan kayo sa video na ito. At kung nagustuhan niyo po ang mga labang ito, pakiclick lang po yung like button. At para po sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiclick po yung subscribe at hit nyo po yung notification bell para po ma-notify kayo sa mga bagong video na ating i-upload sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa panonood, mga ka-chessmate. Stay safe po tayo and have a nice day.